Okay. So ngayon ay nandun na halos sa ilalim ng bulkan. Oh, almost. Pero meron pa rin dito. May naka... May nauna lang. May kasi nauna lang. Kasi hindi naman yan na bats by bats, usad ng usad. Ang problema mo kung tuloy-tuloy, mas delikado. So yan. What is your advice? What is your piece of advice para sa ating mga kababayan, Yusek? Lalo na dito sa mga areas na ating pinag-usapan. Well, unang-una, ang bulkan ay minsan may aktibidad na mabagal at ang kailangan nating talagang paghandaan ay yung ganito mga pangyayari. At syempre, with time, ang ating makababayan ay gusto nang bumalik. Pero ang ating titingnan ay ano ba talaga ang nangyayari sa ilalim ng bulkan, okay. Patigil na ba siya, at magbibigay naman tayo ng karapatang aviso. Kung sakali man at nagbaba tayo ng alerto, may mga posible pa ang magkaroon pa ng mga pagsabog, kaya ready always sila na magkaroon ng evacuation ulit. Kung sakaling mag-change, pwede naman nating hintayin na talagang walang kinikilos, eh matagal din po yun na hintayan. Tama. Okay. Daanan lamang natin ang ilang mga salita na aming naririnig ngayon. Habang nangyayari po itong Taal Volcano Eruption. Para, kasi the more we understand words, parang mas nai-enlighten at mas nauunawaan natin kung ano talaga ang nangyayari. Pacific Ring of Fire, ano ho ba ito? Ang Pacific Ring of Fire, ito yung mga bansa sa paligid ng Pacific Ocean na maraming active volcanoes. Kasama ba ang Pilipinas dito? Kasama ang Pilipinas sa Ring of Fire. At hindi lang pagsabog ng bulkan ang marami dyan sa Ring of Fire, dahil nga sumusok-sok ang bato sa isa pang bato, nagkakaroon ng mga lindol. Oo. Kaya ang Pacific Ring of Fire, hindi lang maraming bulkan, maraming paglindol at minsan, paminsan ay tsunami. Okay, pag-usapan natin yun. That's my next word. Dahil narinig natin yan nung mga nakaraang sakuna. Ano ba ang tsunami in the context of the Taal Volcano Eruption? Ito ay malalaking alon dahil sa lindol na nangyari sa ilalim ng dagat. Dito naman sa Taal, may mga nabanggit din kami sa mga posibilidad na pangalib nito, yung volcanic tsunami. Ito naman ay hindi dahil sa lindol, kundi kapag merong pagsabog na malakas at may deposito na malaki-laki at nahulog sa tubig, sa lawa, pwedeng itulak o ma-displace yung tubig papunta sa dalampasigan. At pwedeng magkaroon nga ng alon. Ito yung tawag nating volcanic tsunami. Okay. Ulitin lamang natin, caldera ay? Caldera ay isang malaking crater. Ang butas, ang tawag ay crater. Pero pag mahigit, mga 2 kilometro o mahigit ang lapad, ang tawag na natin sa crater ay caldera. Okay. Base surge. Base surge ay isang mabilis na pagkilos o pagtakbo na mga abo, bato at gas na ang nangyayari, imbes na iitsa siya pataas at gumulong pababa, ang kilos niya tawag ay, noon ay pyroclastic flow. Pyroclastic flow. Ay dederesyo na siya, tatakbo gagapang sa tubig at sa lupa. Okay. Ballistic projectiles. Parang ano yun eh, parang mga missile na malalaking bato na kapag malakas ang pagsabog at malapit sa bulkan, itong mga malalaking bato ay iitsa. At kapag tumama sa mga bubong, mabubutas ang bubong kahit sementado yung roof mo. Siyempre, kapag may tao doon natatamaan, eh baka mamatay. Okay. Fissures. Ito yung nababasa natin ngayon. Mga bitak. Yan ang fissures. Ang steam emission. Steam emission ay naglalabas lang ng usok. Okay. Pyroclastic. Pyroclastic density current. Ang classification niyan kasama yung pyroclastic flow and base surge. Under the pyroclastic density current. Mainit, basag-basag na bato, gravity controlled, kaya magmabigat, gagapang lang yan. Ang current, ibig sabihin lang, mabilis ang kilos. Tama. Itong magma, may magma wall, rising chamber. Magma, ito yung tunaw na bato. Yung chamber, magma chamber, ito yung imbaka ng magma sa ilalim. At kung ano man yung chamber, may wall yan. Magandang gabi, Pilipinas. Welcome to The Bottom Line.